Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento, Abusadong Among Inchik. Sigurado ka na ba talaga, Apo, sa plano mo? Malayo din ang Manila. Hindi mo kabisado ang lugar na yon. Opo, Lola. Hindi na po talaga magbabago pa yung isip ko. At saka, para naman po ito sa inyo ni Ding eh. Kung hindi sana sabay na namatay ang iyong mga magulang, hindi mo sana kailangan magsakripisyo. Hindi mo kailangan magtrabaho sa malayong lugar. Lola, wala na po tayong magagawa pa. Hanggang doon na lang po talaga si nanay at tatay. Wala pong may kagustuhan sa nangyari sa kanila. Sa bagay nga, Apo. Kaya lang, napakabata niyo pa para maulila sa magulang, lalo na si Ding. Kaya nga po gusto kong makapagtrabaho sa Manila para makaipon eh. Gusto kong mapatingnan sa espesyalista si Ding. Baka po pwede pa siyang makalakad. Ay, napakabait mo talaga po. Parehong pareho talaga kayo ng tatay mo. Saan man sila naroroon ngayon? Alam kong ipinagmamalaki ka nila. Eh kung nasan man sila ngayon, sana patuloy nila tayong gabayan. Lalo na ngayon na kailangan ko umalis. Lagi sana nila akong bantayan. Ikaw ang inaalala ko, Apo. Dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na malalayo ka sa amin ng kapatid mo. Huwag mo kaming alalahanin. Kahit matanda na ako eh, kaya ko pa rin pangalagaan ng kapatid mo. Alam ko naman po yun, Lola, na hindi niyo pababayaan si Ding. Ngayon pa lang po eh, nagpapasalamat na ako sa pagiging mabuti niyong Lola sa amin. Eh kayo na lang ang tanging yaman ko sa mundong ito. Tama lang na alagaan ko kayo. Ay, siya nga pala, La. Madalas po kong susulat sa inyo para malaman niyo din yung nangyayari sa akin doon. Sige, Apo. Aasahan ko yan, ha. At saka, iwasan mo yung gulo hanggat maaari. Iba daw kasi ang ugali ng mga taga-syudad, eh. Ay, huwag po kayo mag-alala. Hindi po ako papasok sa gulo. Hindi ko sasayangin yung pagkakataon na magkatrabaho sa Maynila. Eh, sa bagay, kilala naman kita. Kaya may tiwala ako sa'yo. Nginitian lang ng binata ang kanyang lola at saka tinapos na ang pagliligpit ng kanyang mga dadaling damit paluwas ng Maynila. Habang nananatiling nakatingin sa kanya ang matandang babae, kung ano man ang laman ng isip nito ng mga sandaling yun, siya lang ang nakakaalam. 16 lang siya noon nang maabutan ng malakas na bagyo sa gitna ng laot ang mga magulang. Kasama sila sa mga namatay at hindi na natagpuan pa ang mga katawan. Si Ding naman ay hindi talaga lumpo. Pero noong edad 10 ito, bigla na lang nakaramdam ng pamamanhin ng mga binti. Binaliwala lang yon ng mga magulang sa pag-aakalang wala lang yon. Hanggang isang araw, hindi na ito maikilos sa mga binti at tuluyan ng hindi makalakad. Mula nang maulila sa mga magulang, ang kanyang lola Isay na ang tumaguyod sa kanilang magkapatid. Pagkatapos niyang mailigpit ang mga gamit, nilapitan naman niya ang kapatid at nagpaalam dito. Kita ang kalungkutan nito at nagpipigil na huwag maiyak. Ingatan mo sarili mo ha. Babalik din ako kagad kapag nakaipon na ako. Lagi rin akong susulat at magpapadala ng pera. Huwag mo rin pasasakitin ang ulo ni Lola, ha? Talaga ba kuyang hindi ka napapapigil? Kailangan kong gawin to, Ding eh. Kung dito lang kasi, gasino lang yung kita sa koprahan. Tama lang sa pagkain natin. Kung sa Maynila ako magtatrabaho, tsak na makakaipon agad ako para may pagamot kita. At tsaka, gusto ko rin kayong mabigyan ng masaganang buhay ni Lola.
Eh, kailan kaya ang balik mo, kuya? Hindi pa nga ako nakakaalis eh, pagbalik na kagad ang tinatanong mo. Huwag mong bilangin ng mga araw na wala ako para hindi ka mainip. Hindi na napigilan pa na hindi maiyak ni Ding. Niyakap naman siya ng mahigpit ng kanyang kuya. Muli rin kinausap ni Otep ang kanyang Lola Isay. Matapos magbilin ay nagpaalam na siya rito. Mabigat ang mga hakbang na pumanaog na siya ng hagdan nila, dala ang bag. Hindi na siya lumingon pa dahil lalo lang nagsisikip ang kanyang dibdib. Isang taga roon sa kanila na sa Maynila na namamalagi ang nag-recruit sa kanya at sa iba pa para magtrabaho sa pabrika sa Maynila. Sila ni Nald at iba pa ang nakuha sa baryo nila at may ilan pang galing sa ibang baryo naman. Naabutan nila si Nald at ang iba pa na naroon na sa tagpuan kung saan sila susunduin. Buti, nandito ka na, Tol. Akala ko, nagbago na isip mo eh. Hindi ah. Alam mo namang matindi ang pangangailangan ko eh. Para kay Ding kaya ako gustong makapagtrabaho sa Maynila. Eh ako naman, matagal ko ng pangarap na makarating sa Maynila talaga. Gusto kong personal na makita mga nagtataasang gusali. At saka, marami daw artista dun eh. Trabaho ang pupuntahan natin doon, no? Huwag mo sana kakalimutan yan, ha? Eh, siyempre alam ko yun. At saka, siguro naman eh, may araw tayong walang pasok. Eh di, doon ako mamamasyal. Uy, samahan mo ko, ha? Dama ni Otep ang excitement kay Nald. Hindi katulad niya na mabigat ang kalooban dahil matagal niyang hindi makikita ang kanyang kapatid at Lola Isay. Ay, mabuti ka pa, masaya na aalis. Samantalang ako, parang may nakadagan na bato sa dibdib ko eh. Sobrang bigat. Yung isipin mo na lang, para din sa kanila yung pag-alis mo. Eh, sa totoo lang naman eh, wala naman talaga tayong mapapala sa baryo natin eh. Ayoko kayang magtrabaho sa kuprahan katulad ni na tatay at iba kong mga kapatid. Ayoko mamatay na hindi natutupad yung pangarap ko. Mamatay ka agad? Masyado ka pang bata para isipin yung bagay na yun, no? Eh, hindi kasi natin masasabi ang kapalaran natin, eh. Kaya, maigi nang gawin na lang natin kung ano yung magpapasaya sa atin. Ang lalim nun, ha? At least, napataba kita. Kanina ka pa kasi seryoso, eh. Diyag pa natin pupunta ng lamay sa itsura mo, eh. Bigla na namang nalungkot si Otep at naalala na naman ang kanyang kapatid at lola. Matinding pagpipigil lang sa sarili para hindi siya humakbang pabalik sa kanilang bahay. Sana katulad mo akong mag-isip. Aniya, habang napapabuntong hininga na lamang. Maya-maya, may isang puting van na huminto sa kanilang tapat. Lumabas sa tabi ng driver ang lalaking magsasama sa kanila paluwas ng Maynila. Nakangiting hinagod sila nito ng tingin at saka pinapasok na sa likuran bahagi ng van na puti. May ilan nang nakasakay doon na hindi nalalayo sa kanilang edad. Mahigit 20 sila sa van kaya siksika na sila sa loob. Mabuti na lamang ay malamig ang loob ng van. Nakaingan lang sila ng maluwag nang marating na nila ang pantalan at sumakay na sila sa Roro. Pagdating naman sa pier ay may susundo sa kanila na maghahatid naman sa kanila sa magiging amo nila. Ang iba nilang mga kasama ay piniling mamahinga muna. Si Otep naman ay nakatanaw sa malawak na karagatan. Naalala niya mga magulang na kinuha ng dagat. Oh! Nandito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap eh. Ano, ayaw bang matulog muna? Hindi naman ako inaantok eh. Eh, bakit mo nga pala ako hinahanap? Wala. Gusto kasing makatiyak ni Kuya Dagul na kumpleto na tayo eh. Hindi kanya makita kaya pinapahanap kanya sa akin. isa naman kaya ako pupunta sa gitna ng dagat, no? Eh, pansin ko parang naging stricto si Kuya Dagul eh.
Hindi katulad nung una natin siyang nakilala. At saka, parang binabantayan niya bawat kilos natin. Ewan ko lang ha, baka napaparaning lang siguro ako. O baka iniisip niya na may tumaka sa atin at hindi na tumuloy sa destinasyon natin. Praning ka lang siguro. Tara na nga sa loob. Malamig na rin naman dito eh. Habang naglalakad pabalik sa kanilang cabin, napapaisip naman ng malalim si Otep tungkol sa sinabi ni Nald na tila binabantayan sila ng taong maghatid sa kanila sa magiging amo nila sa Maynila. Hinilan na rin noon ng antok si Otep. Hinayaan na lang niyang tangayin siya ng matinding antok at pagod. Nagising si Otep sa mga yugyug sa kanya. Namulatan niya si Nald sa tabi niya. Pupungas-pungas naman siyang bumangon. Oh, bakit? Lumulubog na ba tayo? Di, napagising na tayo ni Kuya. Malapit na raw tayong dumaong eh. Nananaginip ka pa yata eh. Ah, ganun ba? Napahaba yata ang tulog ko. Sinabi mo pa, nagihilig ka pa nga eh. Bagyang namula si Otep. Nagihilig lang kasi siya kapag napapasarap ang tulog niya. Iniba na lang niya ang usapan. Eh, nasa na nga pala yung iba? Ay dun, nasa labas na. Tayo na lang ang iniintay. Tara na, meron pa daw sasabihin si Kuya Dugol sa atin eh. Nang marinig yun ay dali-dali na niyang kinuha ang bag na kinalalagyan ng mga damit. Sabay na rin silang lumabas ni Nald. Maya-maya, dumaog na ang kanilang sinasakyan sa pier. Kahulihan silang bumaba at may naghihintay na rin na sasakyan sa kanila. Halos ipagtulakan na sila ng mga lalaking kasama ni Kuya Dagol sa loob ng sasakyan. Yun, sa wakas, nandito na rin tayo sa Maynila. Makakakita na rin ako ng mga naglalaki ang gusali at maraming ilaw. Abot tengang ngiti na tura ni Nald sa kanya. Siya naman na natiling tahimik lang. Iba kasi ang nararamdaman niya ng mga oras na yon. Parang may mali. At saka napansin niya ang kakaibang sulyap sa kanila ni Kuya Dagul at ng iba pa. Di ka ba natutuwa na nandito na tayo? Untag sa kanya ni Nald na nakakunot ang mga noo. Napilitan namang sumagot ni Otep dito. Siyempre, natutuwa. Sa wakas eh, makakapagtrabaho na rin tayo. Ay, siguro kailangan ko na rin masanay na ganyan ka palagi. Parang pasan lagi yung mundo eh. Pasensya ka na ha. Iniisip ko kasi sina Lola at si Ding eh. Alam mo naman, ngayon lang ako malalayo sa kanila. Oo naman pre, naiintindihan ko. Pero sana, habang nandito tayo, eh, magturingan naman tayo na para magkapatid. Para kahit papano eh, baipsan yung nararamdaman natin pangungulila sa kanila. Tingo kasi, walang pakialam sa atin yung iba natin mga kasama eh. Parang may sariling mundo rin. Oo naman no. Sa lahat ng sinabi mo eh, yan ang pinakagusto ko. Alam mo, kahit sa iisang baryo lang tayo nakatira, nangingilag ako sa iyo eh. Akala ko kasi suplado ka. Patagal ko nang gusto makipagkaibigan sa'yo. Kaya nga lang, nag-aalangan ako lapitan ka eh. Oh, talaga? Akala ko kasi wala talagang gusto makipagkaibigan sa akin dahil kay Lola. Ha? Yun ba? Hindi naman ako naniniwala sa mga kumakalat na chismis sa atin eh. Wala lang silang magawa kundi pag-usapan yung buhay ng iba. Wala naman silang prueba eh. Tipid naman na napangiti si Otep. Natapos na rin ang kanilang pag-uusap dahil naging abala na rin ito sa pagtanaw sa labas ng bintana. Para itong bata na manghang-mangha sa nakikita sa kanilang dinaraanan. Hindi na rin napigilan ni Otep ang mapangiti. Sumilip na rin siya sa labas ng sasakyan nila. Kahit siya na mangha sa mga naglalakihang gusali. Maging sa mga iba't ibang sasakyan sa kalsada. Pagkatapos ng dalawang oras,
pumasok na ang kanilang sinasakyan sa mataas na gate. Doon muling nagsimula ang kaba ni Otep. Unang bumaba si Kuya Dagul at may kinausap itong lalaki sa may gate. Dito na ba tayo magtatrabaho? Siguro. Ganito pala ang pabrikang sinasabi nila, no? Lahat sila ay inilibot ang paningin sa buong paligid. Napapalibutan sila ng matataas na pader. Malawak ang solar na may mga gusali sa paligid. Maya-maya, pinababa na sila. May mga tao doon na sinalubong sila. Si Kuya Dagul naman na nagdala sa kanila doon ay hindi na sila kinausap. Nisunulyapan man lang. Basta na lang to sumakay ng sasakyan at saka umalis na. Oh, bakit bigla yatang nag-iba si Kuya? Hindi mo lang tayo kinausap? Basta na lang tayo iniwan dito? Eh, hindi ko kayang sagutin yung mga tanong mo, no? Pero iisa lang ang natitiyak ko. Hindi na natin ulit siya makikita. Ha? Bakit mo naman nasabi yan? Ang trabaho lang niya ay dalhin tayo dito. Tapos niya nang gawin yon, kaya hindi na niya na kailangan na kausapin tayo. Ngi, ganun ba yun? Eh, di bali. Ang malagay, matiwasay tayo nakarating dito. Sana nga lang eh, magaan lang yung trabaho natin. Hindi nagbigay ng komento si Otep. May iba kasi siyang nararamdaman. Sa ngayon, mas gusto niya munang sarilinin yon. Ilang sandali pa, pinapila sila ng mga lalaking naroon. Maya-maya, lumabas ang isang matabang lalaki na tansya ni Otep ay nasa 50 anyos pa lang. Maputi ito at singkit ang mga mata. Hinuha niya, banyaga ang lalaki. Isa-isa sila nitong sinulyapan habang lumalapit sa kanila. Tumayo ito mismo sa harapan ni Otep. Ako, Mr. David Cao. Simula ngayon, dito na pabrika ko kayo trabaho lahat. Stay in kayo dito, ha? Libre tubig at tulog kayo dito. Libre pagkain din. Maliwanag yan, ha? Gusto ko sipag tauhan dito pabrika ko. Kaya para wala tayo problema. Sir David, pwede po magtanong? Ano kayo tanong? Magkano po sahod namin? Hindi pa nga umpisa trabaho, sahod na kagad tanong mo. Para malinaw lang po. Sabi ho kasi sa amin ni Kuya Dagul malaki magiging sahod namin. O sige. 3 buwan kayo wala muna sahod. Oh? Teka lang ho. Wala sa usapan yun ah. Maririnig sa paligid ang mga anasa ng pagtutol. Kanya-kanya na silang tanong na ikinairita ng magiging amo nilang inchik. Hindi nito malaman kung sino sa kanila ang unang sasagutin sa dami ng tanong. Ay! Tahimik! Kayo tahimik muna! Tumahimik naman sila at natuon ang mga mata nila sa inchik na lalong nawala ng mga mata dahil sa pagkairita nito. Muling nagsalita si Nald. Bakit po wala kami sahod ng 3 buwan? Walang binanggit si Kuya Dagul na hindi kami pasasahurin ng 3 buwan ah. Ay, binata, ikaw kikinig sa akin ha? Kayo lahat makinig sa akin para inyo intindi. Kaya wala kayo sahod kasi ako gagastos lahat pamasahin nyo punta dito. Ako bayad din kay Kuya para dala kayo dito. Bakit? Akala nyo libre lang yon? Maririnig muli ang mga anasan sa kanila. Lahat sila ay nagulat. Maliban kay Otep na nanatiling kalmado pa rin ang anyo kahit kinakabugnahan ng malakas ang dibdib. Kayo tahimik ah! Sabi na tahimik eh! Tagabundok nga talaga kayo! Hindi kayo intindi ng tahimik mo na? Sandaling napipi ang lahat
at nagtinginan pa sa isa't isa bago muling nagsalita si Nald. Eh wala pong sinasabing ganun si Kuya Dagol. Ang sabi lang niya, bibigyan niya kami ng trabaho dito na malaki ang sweldo. Hindi niya sinabi na tatlong banyo kaming hindi papasahurin? Hindi nila inaasahan na lalapitan ng isang bantay si Nald at sinikmuraan ito. Napaluhod ang binata habang sa po ang nasaktan na tiyan. Lahat sila'y napipilang at hindi makagalaw sa kanilang kinatatayuan. Gulat at sindak ang mababakas sa kanilang anyo. Sige! Sino ba gusto makatikim? Sabi lang kayo akin, ako ang batas dito! Lahat susundin ninyo! Dahil kung hindi, masahol pa dyan pwede ko gawin sa inyo! Ha! Sampo lang yan sa hindi marunong gagalang sa akin! Pagkatapos magsalita ni Mr. Cow, inutusan na nito ang mga tauhan na ipasok sila sa loob. Halos pagtulakan na sila ng mga tauhan ng Inchik. Wala pa silang kain ng mga oras na yon, pero pinag-umpisa na sila ng trabaho. Pagawa ang palayo ng mga kariton at iba pang materyales na ginagamit sa pangdekorasyon. 12 oras ang kanilang trabaho at walang day off. 2 beses lang din silang pinapakain at parang kaning baboy ang ibinibigay sa kanila. Ang tulugan nila ay parang selda. Masikip, mainit at para silang sardinas. Habang abala ang lahat sa trabaho, isang kasamahan nila ang nawala ng malay. Agad itong binuhat ng isa sa mga tauhan ng Inchik at mula noon hindi na nila nakita pa ang kasamahan. Ano kaya nangyari kay Ted? Bakit hindi pa siya binabalik dito? Hindi kaya pinauwi na siya? Masama ang kutob ko eh. Narinig ko yung usapan ng mga naabutan nating nagtatrabaho dito. Lahat daw ng nakakasakit at hindi kinakaya ang trabaho, inaalis na daw dito. Pero hindi daw nakakabalik pa sa pamilya nila. Ha? Ibig sabihin nun? Hindi magandang intindi ko sa sinabi niya. Sabi pa nila, taon na daw silang nagtatrabaho dito pero hindi sila nasasahuran ng tama at hindi rin sila pinapalabas. Ibig sabihin, mabubulok na tayo dito? Ano yung mga pamilya natin? Akala pa naman nila eh, nasa maayos tayong kalagayan. Naku, ayoko mabulok dito, no? Ayoko mabulok dito habang buhay. Inaalala ko nga rin sina Lola at Ding eh. Ayokong isipin nila na tuluyan ko na silang tinalikuran. Natanda na si Lola. Paano kung mawala siya? Paano si Ding? Parang gusto nang pumalaho ng iyak si Nald. Si Otep pilit nagpapakatatag. May isang buwan pa lang silang nagtatrabaho doon pero para na silang mga kalansay sa payat. Sana hindi na ako nagpauto kay Kuya eh. Kung alam ko lang sana, bakit pamilya natin? Tsak na nag-aalala sila kung bakit wala man lang tayong ipinapadalang sulat. Ano ba naman na magpakatatag ka? Huwag kang mawala ng pag-asa. Makakaalis din tayo sa lugar na ito. Eh paano nga tayo makakaalis? Sige nga. Kita mo naman na bantay sarado tayo ng mga tao ng Inchik na yun. Tsaka ang taas ng pader oh. Yung gate na tanging daan ng palabas dito eh. Lagi may bantay. Sige nga, paano tayo makakaalis dito? Mabubulok na tayo dito habang buhay. Kitang-kita ni Otep sa kasamahan ang kawalan ng pag-asa ng mga sandaling yon. Kahit siya, nawawalan na rin ang pag-asa sa isang buwan nilang pagkakakulong doon. Tanging ang kanyang lola at kapatid lamang ang dahilan para magpatuloy. Sumunod na mga araw, konting oras na lang ang pahinga nila. Paspasan na kasi ang trabaho nila. Huwag kayo kukupad-kupad ah! Bilisan niyo kilos! Kailangan na yan sa sunod linggo. Aba, ginusto nyo trabaho dito kaya kayo magtiis. Pagmamando pa ni Mr. Cow sa kanila
habang may kasunod dito na tauhan na nagpapaypay dito. Ay! Ikaw na pula damit! Bakit ikaw babagal-bagal? Bilis kilos! Ikaw din itim na damit sa dulo! Bilisan niyo kilos! Para kayo mga pagong! Sigaw nito sa kanilang mga kasama. Hindi na nakatiis si Otep. Tumigil siya sa ginagawa at lumakad palapit sa among Incheck. O ikaw, bakit ikaw titigil gawa? Ano kailangan? Sabi ko ba tigil ka ginagawa mo, ha? Sabi ko ba ikaw tigil gawa mo? Itatanong ko po sana, boss, kung kailan namin matatanggap yung sahod namin. 4 na buwan na po kami dito pero hindi pa kami nakakasahod. Sabi niyo 3 buwan lang kaming walang sahod. Ikaw, hintay kung kailan kayo sahod. Huwag kayo apura. Hindi nga okay gawa mo eh. Dami palpak at kubat-kubat pa kilos. Tapos sahod na gusto mo? Karapatan ho namin na makuha yung sahod namin. Kung hindi nyo kami pasasahuran, abay palayain nyo na lang kami. Huwag nyo kaming gawing alipin dito. Sino ka para ako uutos? Balik ka doon! Kung ayaw mo pabugbog kita sa mga tao ko, hindi ikaw amo dito, no? Huwag ka asta na para ka, boss! Hindi po ako maasta na parang amo. Kahit taga-probinsya kami, alam po namin yung karapatan namin bilang manggagawa. Pang-abuso na po itong ginagawa niyo sa amin eh. Eh ano ngayon? Ikaw sumbong? Anino? Buti pa, ikaw balik na pwesto mo! Hindi po. Paalisin nyo na kami dito kung hindi nyo kami kayang pasahuran. Dahil ikaw sagot-sagot sa akin, buong taon wala ka sahod. Magtrabaho ka dito. Kasalanan nyo ba't kayo nandito? Agad kayo paniwala kay kuya. Kumuyom naman ang kamao ni Otep. Parang gusto na niyang basagin ang pagmumukha ng among Incheck. Akmang lalapitan niya ito nang palibutan siya ng mga tauhan nito. Ano gawa mo? Akala mo kaya mo ko? Dadaan ka muna sa mga bantay ko dito bago ka dantay daliri mo sa akin. Gusto pa sana magsalita ni Otep pero lumapit na ang mga tauhan nito sa kanya at hinawakan siya sa magkabilang balikat. Lahat ay nagbabanta ang tingin. Iwinaksi niya ang mga nahawak sa kanya. Walang nagawang bumalik na lang siya sa pwesto niya. Hating gabi na nang matapos sila sa kanilang trabaho. Kinabukasan, maaga pa rin silang nagising. Nakasandal lang sa pader si Otep habang inaalala ang kapatid at lolang naiwan sa kanilang probinsya. Oh, pre, bakit gising ka pa? Iniisip mo na naman siguro kapatid at lola mo, no? Hindi ako dalawin ng antok, pre. E ikaw, bakit bumangon ka? Eh, ang sakit kasi ng buong katawang ko eh. Ang bigat kasi ng ipinagawa sa amin kanina ng amo nating Incheck. Grabe, parang hindi tao. Daywal lang naman siya dito sa atin pero tayo pang ginagawang alila. Alam mo ba kung saan nila dinadala yung mga kasamahan nating may sakit at nahihimatay? Ha? Hindi ba pinapalis na lang nila dito? Kasi hindi na kaya yung trabaho. Eh, nahiling ko sana magkasakit na rin ako para makalayaan na rin ako eh. Talagang hindi ko na kaya yung trabaho dito. Uy, wag mong hangarin yan. Walang katotohanan ang sinasabi ng mga bantay na pinapalayaan nila yung mga kasamahan natin. Ha? Bakit? Alam mo ba kung saan sila dinadala? Oo, nakita mismo ng dalawang mata ko. Hindi mo gugustuhin na maging tulad nila. Eh, sabi mo na kasi kung ano yung nakita mo. Bangkay na silang inilalabas dito. Para silang basurang basta na lang itinatapon. Ha? Ibig mo sabihin, wala na yung mga kasama natin? Patay na sila? Hindi maiwasan na panginigan ng boses si Nald. Nakaramdam din siya na matinding takot at awa sa mga kasamahan nila. Nang sulyapan niya si Otep
nahuli pa niya itong nagpupunas ng mga luha sa pisngi. Kailangan makalis tayo sa lugar na ito. Dahil kung hindi, pare-pareho lang tayo nang sasapitin sa kamay ng abusado nating amo. Demonyo yung amo natin. Paano tayo makakatakas dito? Hindi ko pa alam. Basta kailangan natin maging matatag hanggang sa huli. Napasandal na lang si Nald sa pader katulad niya. Nang mga sumunod na araw, marami sa kanilang mga kasama ang basta na lang bumabagsak sa trabaho dahil sa gutom at matinding pagod. Tayo na lang sa baryo natin ang natitira. Wala na yung mga kasama natin. Narinig ko kanina na nagpapahanap pa ng mga bagong dadalhin dito si Mr. Cao kay Kuya Dagol eh. Ngayon, alam ko nang yun pala ang trabaho niya. Ang magdala ng mga bagong aalipinin ng inchik na yon. Pangangakuan din niya na maganda at malaking sahod. Aniya, habang nakakuyom ang mga kamao. Kitang-kita sa mukha ni Otep ang matinding galit. Anong gagawin natin, Otep? Hirap na hirap na ako. Baka ako nang susunod sa mga kasama natin. Ayoko pang mamatay. Ayoko mamatay sa lugar na ito. Sa nakikita sa kasama, pati si Otep ay nawawalan na rin ng pag-asa. Mabuti na lamang laging sumasagi sa kanyang isipan ang kapatid at lola Isay niya. Hindi ako papayag na mabulok na lang tayo dito. Kailangan balikan ko si na lola Isay at Ding. Hindi nila namalaya na tapos na ang pahinga. Nahuli pa sila ni Mr. Cao na nag-uusap. Oy, kayo! Ano gagawa nyo dyan? Kaya pala gusto nyo lagi magkatabi para lagi kayo kwentuhan, ha? Sige, hiwalay kayo. Doon ka sa bodega. Ikaw naman, balik ka doon sa mga kasama mo. Huwag niyo po akong dalhin doon, boss. Dito na lang ako sa mga kasama ko. Hindi na po kami uulit. Mariing tutol ni Nald. Alam niya kasi na mabigat ang trabaho sa pagdadalhan sa kanya. Doon nagkakasakit ang mga kasama nila sa bigat ng trabaho. Hindi ikaw abo dito, kaya ikaw susunod. Sige na, dalhin niyo na siya para tanda ka sa susunod. Parang awan niyo na po. Huwag niyo na po akong dalhin doon. Nakikiusap din po ako sa inyo. Huwag niyo po dalhin si Nald doon. Hindi na po mauulit na mahuli kami sa oras ng trabaho. Pagmamakaawa din ni Otep, halos manikluhod na rin siya sa harap ng amo. Pero nagmistulang bingi ito sa kanilang mga pakiusap. Kinaladkad pa rin ang mga tauhan nito si Nald. At siya naman ay pinabalik na sa mga kasamahan. Ilang araw na hindi nakita ni Otep si Nald. Labis na ang kanyang pag-aalala rito. Batid niya kasi na maliban sa mabigat ang trabaho sa bodega na tawag nila sa kabilang gusali, ay halos wala din nakakatagal doon dahil sa kakulungan ng tubig at pagkain. Sa pagkakaalam din nila, halos 24 oras ang trabaho doon, kaya walang nakakatagal na mga manggagawa sa lugar na yon. Sa ikaapat na araw pa nakita ni Otep si Nald. Pagpunta niya sa kanilang tulugan ay naroon na ito, nakahiga at butot balat na lamang. Mabilis siyang napalapit dito. Nald, anong ginawa sa'yo? Hayop sila. Kaya pala, walang tumatagal sa lugar na yon. Sobrang hirap ng trabaho. Hindi rin kami pinapakain. Hinihingal pa ito habang nakukwento sa kanya. Parang dinudurog naman ang puso ni Otep sa nakikitang kalagayan nito. Konting tiis na lang. Gagawa ko ng paraan para makatakas tayo dito. Talaga? Eh sana nga. Gustong gusto ko na talaga makalis dito eh. Gusto ko nang makita ang mga magulang ko't kapatid. Makatatag ka lang. Huwag mo kong iwan mag-isa dito ha. Magkasama tayong aalis dito. Pilit ngumiti si Nald sa kanya. Yung pagkain para sa araw na yon at sa mga sumunod na araw ay ibinibigay na lang niya kay Nald para mabawi nito ang lakas na nawala.
Eh, paano ka? Baka ikaw naman ang mangina niyan. Huwag mo kong alalahanin. Kaya ko sarili ko. Mataman siyang pinagmasda ni Otep. Tsaka ito muling nagsalita. Napansin ko, simula nang dumating tayo dito, parang hindi man lang kita nakitang nangina. Ano bang sikreto mo? Huwag mo munang isipin yon. Magpalakas ka lang. Bilisan mo lang kumain para makabalik na tayo sa trabaho. Aniya, tsaka tumayo na. Nauna na siyang bumalik sa kanyang pwesto. Kahit maraming ginagawa, lihim pa rin na nagmamasid sa paligid si Otep. Hindi ako papayag na hindi ko makita habang buhay ang Lola Isay ko at si Ding. Napasulyap siya sa paparating na si Mr. Cow. Lalo pa nilang binilisan ng ginagawa para hindi nito masita. Lumapit pa ito sa mga nakasalansa ng mga kahon. Ito lang natapos niya maghapon? Hindi kayo nandito para maging tamad sa trabaho, ha? Gusto niyo pa bang makalaya? Sunod-sunod na oo ang naging tugon ng mga naroon maliban kina Otep at Nald. Batid kasi nila na hindi tutupad sa usapan ng among inchik. Eh bakit hindi niyo ayos trabaho niyo? Puro kayo tamad! Pag nalugi negosyo ko, kayo babayad lahat! Hindi na naman napigilan ni Otep na hindi sumagot. Eh kung pinapakain nyo lang sana kami ng maayos at pinapasahuran eh, di ayos rin yung serbisyo namin sa'yo. Kaso, daig pa namin ang hayop sa lugar na to eh. Mabuti pa nga yung mga alagang hayop eh, may malinis na inumin at pagkain. Kumakain pa ng 3 beses sa maghapon. Oh, ikaw na naman? Nakakadami ka na ha? Puro na lang reklamo rinig ko sa'yo. Siguro ikaw sulsul sa mga kasama mo dito kaya sila tamad trabaho. Sinasabi ko lang po yung totoo. Pakawalan mo na kami dito. Dahil kung hindi, baka pagsisihan mo tong ginagawa mo sa amin. Aba, aba, aba! Tinatakot mo ba ako, ha? Hindi ho. Gusto ko lang na palayain mo na kami. Hayaan nyo na kaming bumalik sa probinsya namin. Hindi ikaw, boss, dito. Ako! Baka kakalimot ka. Bumalik ka na sa trabaho mo. Sige na, sige na. Kayo lahat, balik trabaho. Huwag kayo tatamad-tamad para makalis na kayo dito. Bago bumalik sa opisina si Mr. Cow, tinapunan muna niya ng matalim na tingin si Otep. Hindi naman kinakitaan ng pagkatakot ang binata. Sinalubong pa niya ng nagbabagang tingin ng mga mata ng inchik. Nang matapos ang kanilang trabaho at nasa tulugan na sila, lumapit sa kanya si Nald. Sana pre, hindi ka na sumagot-sagot kanina. Mukhang ginalit mo si Mr. Cow eh. Baka mamaya eh, pag-initan ka niya. Baka dalhin ka rin niya sa kabilang gusali. Sumusobra na kasi. Hindi ko na matiis yung mga ginagawa niya eh. Oo pre, alam ko. Eh ano nga bing sinasabi mo na baka pagsisihan niya kapag hindi niya tayo pinalaya? Bakit? May binabala ka ba? Huwag ka na magtanong. Intindihin mo na lang yung sarili mo. Eh, hindi ko maiwasan na kabahan nang marinig ko yun sa'yo eh. Pakiwari ko eh, may binabala kang hindi maganda sa inchik na yun. Kahit anong pangungulit ni Nald sa kanya, hindi na siya muling nagsalita. Napilitan na lang mahiga si Nald at matulog. Hating gabi na, pero mailap pa rin ang antok kay Otep. Kanina pa kumakalam ang kanyang sikmura. Kanina pa niya gustong kumain. Pinipilit niyang labanan ng nararamdaman pero parang mas nananaig sa kanya ang tawag ng puwersa na nasa loob niya. Dahan-dahan siyang bumangon at walang ingay na lumabas ng silid na yon. Namataan niya na nag-iisa lang ang bantay ng mga oras na yon. Gumuhit ang matalim ng ngiti sa kanyang labi bago walang ingay na nilapitan ito. Kinabukasan, nagkagulo sa buong pabrika na yon. Pinatigil muna ang operasyon. Nakahinga naman ang maluwag ang lahat ng manggagawa dahil makakapagpahinga sila kahit isang araw lang. Pre, ano kaya nangyari? Bakit wala tayong gawa?
Parang tingin ko sa mga bantay kanina eh, takot na takot sila eh. Hindi ko alam. Baka nagkaroon ng problema sa makinang ginagamit natin. Okay na rin to. Makakapagpahinga tayo kahit papaano. Eh, samantalayin natin na mabawi yung nawalang lakas sa atin. Oo nga. Pero ano nga kaya nangyari, no? Hindi na rin napigilan ni Nald ang mapangiti maging ang iba nilang kasamahan. Kahit sa araw lang na yon, naramdaman nilang malaya sila sa mabigat na trabaho. Hindi nga lang sila pinapalabas sa kanilang tulugan. May nakabantay rin sa may pintuan para walang makapuslit sa kanila. Isang kasamahan nila ang hindi na nakatiis na nagtanong sa bantay. Sinagot naman ito ng lalaki. Ayon dito, isang kasamahan nilang nakitang wakwak ang katawan at nasa ibabaw ng malaking makina. Para daw nilapa ng mabangis na hayop ang katawan nito. Labis na nilukuban ng takot ang lahat ng nakarinig. Kanya-kanya rin silang bigay ng opinyon sa nangyari sa bantay. Ano? Totoo kaya yun? Baka mamaya eh, habang natutulog tayo eh, gapangin na lang tayo at isunod. Lumarawan din ang takot sa lahat. Kanya-kanya rin pahayag ang mga ito at lahat ay nangangamba para sa kanilang kaligtasan. Ang ilan ay nagnanais ng makaalis sa lugar na yon. Sinigawan naman sila ng bantay na manahimik. Kinahapunan, ipinatawag ang mahigit 100 manggagawa sa pabrika na yon ni Mr. Cao. Siguro balitaan nyo na rin nangyari isa sa mga bantay dito. Hindi ako naniniwala isa rin sa bantay ko may gawa nun. Kaya umami na isa sa inyo kung sino may gawa. Ni isa walang nagsalita, nanatili lang na tahimik ang lahat. Wala ba sa inyo talaga amin? Lahat kayo tanggap na parusa kapag wala umamin. Ano amin kung wala naman sa amin na gumawa nun? Sabi ng isang bantay eh, parang nilapa daw ng mabangis na hayop yung katawan. Paano namin yun magagawa eh, kahit maliit na gunting wala kami. Binasda ni Mr. Cao ang binata. Napagtanto niyang may punto yun. Hindi nga niya hinahayaan na may kutsara ang mga ito kapag kakain. Kaya naisip niya na imposible nga naman. Pero imposible rin na mga tauhan niya ang gumawa nun. Hindi tayo nakakatiyak. Baka isa sa inyo asal hayop. Di ba galing kayo sa mga bundok o kagubatan? Huwag mong insultuin ang pinanggalingan namin. Kahit totoo yan, mas asal tao pa rin kami kumpara sa iyo. Natuon naman ang pansin ni Mr. Cao kay Otep. Ang singkit ng mga mata ay lalong naningkit sa pagkakatitig sa kanya. Ako pansin tapang ka. Hindi kaya ikaw may gawa nun sa bantay ko? Noong pakita pansin eh, hindi ko gusto tabas nila mo. Wala na nga kaming lakas dahil isang beses mo lang kaming pinapakain sa magapon. Kaya paano magkakaroon ng lakas para gawin yun sa isa sa mga bantay nyo? Eh sino gagawa nun? Wala natin kayo dito, ngayon lang nangyari to. Kayo, dalamalas dito pabrika ko. Namumula na sa galit sa sigaw si Mr. Cao. Isa-isa rin itong sinulyapa ng mga tauhan. Baka po, may mabangis na hayop na nandito sa loob ng pabrika. Sa laki ba naman ng lugar na ito eh, hindi posible yun. Mukha bang ko ba't pabrika ko ha? Para sabihin mo yan? Eh, kasi po, yun lang naman po ang palagay ko. Huwag niyo po kaming pagbintangan. Nakaramdam naman ng takot si Nald. Parang gusto na tuloy niyang pagsisihan na nagsalita pa siya. Sobrang dilim na kasi ng mukha ni Mr. Cao. Dahil wala pasok kanina, ngayong gabi kayo trabaho. Wala matutulog sa inyo. Nanlumo ang lahat sa sinabi ng Inchik. Nais man nilang tumutol, alam nilang mapapahamak lang sila. Napasulyap pa si Nald kay Otep na matalim ang titig kay Mr. Cao. Madilim din ang anyo habang nakakuyumang kamao.
Ano ba hihintayin nyo? Umpisa na trabaho! Pagkatapos bilina ni Mr. Kawa mga bantay, tumalikod na ito. Lahat na manggagawa ay lulugulugong sumunod na lamang. Maghahating gabi na, hindi pa rin sila tumitigil sa ginagawa nila. Si Otep ay kanina pa malikot ang mga mata. Kumuha siya ng tiyempo kung paano makakahiwalay sa mga kasama. Ang bantay na malapit sa kanila ay biglang pumunta sa likuran. Sinamantala naman ni Otep na abala ang mga kasama sa ginagawa. Pumuslit siya sa palikuran. Ilang sandali pa, maririnig na ang nakakakilabot na sigaw ng isa sa mga bantay. Agad na nagtungo ang ilang bantay doon pero ang naabutan na lang nila ay ang wala ng buhay na kasamahan. Wakwak ang dibdib pababa sa tiyan. Halos matanggal na rin ang ulo nito sa liig. Pinabalik na muna ang mga manggagawa sa tulugan nila. Sino kaya ang pumatay nun? Lahat na ata ng kamalasan, inasalo na natin. Tanong ni Nald sa mga kasamahan habang nakasilip sa pasilyo. Kita niya ang mga bantay na nag-uusap ng mga sandaling yon. Bakas din sa mukha nila ang matinding pagkabahala sa dalawang insidenteng nangyari. Wala ni isa ang sumasagot sa kanya. Balot ng takot ang mga kasamahang manggagawa. Eh, nasaan nga pala si Otep? May isa ba sa inyo nakapansin sa kanya? Lahat sila ay iisa ang naging tugon. Hindi nila nakita ang binata. May nagsabi pa nga na baka nabiktima na rin ito kaya wala doon. Huwag kayong magsalitaan ng ganyan. Baka nariyan lang siya. Huwag kayong maingay na wala siya dito ha. Baka malaman ng mga bantay pati tayo malintikan. Tumahimik naman ang mga ito. Si Nald naman ay labis ang nag-alala sa binatang itinuring niyang kaibigan. Nasaan ka na ba? Hindi kaya nakatakas siya? Hindi naman siguro. Hindi niya magagawang tumakas at iwan kami dito. Isang malalim na buntong hininga na lang ang pinakawalan niya. Nang sulyapan niya ang mga kasama, kanya-kanya ng pwesto ang mga ito para matulog. Masyadong nakakapagod ang buong magdamag na yon. Idagdag pa ang pagkamatay na naman ng isang bantay. Tahimik lang na nakahiga si Nald nang maramdaman ang mahinang kaluskos. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Kahit nakakaramdam ng takot, pumaling siya kung saan niya narinig ang kaluskos. Ha? Otep? Saan ka nang galing? Bakit ngayon ka lang? Akala ko naman napano ka na eh. Akala ko tumakas ka na mag-isi. Parang may iyak na sunod-sunod na tanong ni Nald. Si Otep naman ay nakatayo lang at nagmamasid sa kanya. Ano? Di ko man lang ba magpapaliwanag? Tatayo ka lang ba dyan? Magpaliwanag ka naman kung saan ka nang galing. Bigla kasi akong napatago nang marinig ko yung pagkakagulo kanini. Ngayon lang ako nakatsyempo na makalabas. Sus! Binalak mo sigurong tumakas, no? Bakit hindi mo pa tinuloy? Buti, nakalusot ka sa mga bantay. Pwede ba yun? Tinignan ko lang kung saan pwede dumaan kung sakali pero iisa lang ang gate na pwede nating daanan eh. Ganun ba? Ibig bang sabihin niya ni malabo na tayong makatakas dito? Huwag mong sabihin yan. Dapat lagi kang positibo mag-isip. Kung mauubos silang lahat, posible na tayong makatakas. Anong ibig mo sabihin? Ha? Di ba parang iniisa-isa yung mga bantay? Malay mo, maubos sila. Di madali na tayong makakaalis dito. Matama na tinitigan ni Nald ang binata. Kahit malamlam lang ang ilaw sa silid na yon, aninag pa rin sa mga mata niya ang nanunuring tingin na may kasamang paghihinala. Sabihin mo nga, may kinalaman ka ba sa nangyari dun sa dalawang bantay? Ikaw ba gumawa nun sa kanila?
Hindi ko alam yung sinasabi mo. Huwag mo sana akong pag-isipan ng ganyan, no? Mabuti pang magpahinga na tayo. Tsak na maaga pa rin nila tayong gigisingin para magtrabaho. Tinalikuran na siya ni Otep. Humiga na ito sa pwesto nito. Naiwan naman ang nanginginig ang tuhod ni Nald habang nakatayo. Kakaiba ang nararamdaman niya rito. Alam niyang tama siya ng hinala pero pilit niya yung iwinawaksi sa isipan. Imbis na sumunod kay Otep, sa ibang bahagi na lang siya pumuesto habang nakaharap sa direksyon nito. Hindi kaya totoo yung balibalita sa baryo namin? Baka pati si Otep wag naman sana. Napapitlag pa siya nang biglang tumingin sa direksyon niya si Otep. Blankong ekspresyon ang mukha nito. Hindi natagalan ni Nald ang titig nito kaya umiwas na lang siya ng tingin. Inayos na lang niya ang pagkakahiga. Kinabukasan, maaga pa rin silang pinagtrabaho. Kapansin-pansin ang pag-iwas ni Nald kay Otep. Buong araw niya itong hindi kinausap. Bago matapos ang araw na yon, dumating si Mr. Cow. Ano? Wala ba talaga aamin sa inyo? Oras na malaman ko sino gawa nun sa mga tauhan ko. Kayo lahat mananagot sa akin. Bakit ba kami ang pinag-iinitan nyo? Bakit hindi mo paimbestigahan sa mga polis? Di ba trabaho nila yon? Nag-iba ang timpla ni Mr. Cow. Nagkatinginan naman ang mga bantay na naroon. Ano? Natatakot ka sa mga polis? Ayaw mong malaman nila ang kalagayan namin dito? Yung ginagawa mong pang-aabuso sa amin, ha? Ikaw tahimik, ha? Pununak ko sa iyo, baka ikaw nasunod ko sa mga tauhan ko. Abusado ka kasi. Baka karma na yan sa iyo. Huwag mo kaming takutin, ha? Hindi na napigilan pa ni Otep ang magpakita rin ng galit sa among inchik. Dalin siya ang Bartolina para tanda! Huwag bigyan pagkain at tumig! Kinaladkad ang binata ng dalawang bantay. Masama namang tinitigan ni Otep ang among inchik habang inaalis sa lugar na yon. Kayo ha! Kapag hindi sunod sa akin, ganon mangyari sa inyo. Parusa ko kayo! Kulong ko kayo, Bartolina! Nahintakutan naman ang mga manggagawa. Ang mga nauna sa pabrikang yun ay kilala kung paano maggalit ang kanilang among inchik, kaya labis ang kanilang takot dito. Maya-maya, pinabalik na muli sila sa trabaho. Samantala, pilit nagwawala si Otep at nagpupumigla sa pagkakahawak ng dalawang lalaki. Bitiwan niyo ako! Sabi ng bitiwan niyo ako Lahat kayo matutulad sa mga kasama ninyo kapag hindi niyo kami pinalis! Tagumpay naman siyang naipasok ng dalawang bantay sa loob ng maliit na kulungan. Nakangisi pa ang mga ito habang pinagmamasdan siya sa loob. Nagtatawanan pa ang mga ito habang naglalakad palayo. Si Otep naman ay kahit anong sigaw, hindi na siya pinapansin ng mga ito. Napakabaho sa lugar na yon at tanging isang ilaw lang ang naroon na patay sindi pa. Masahol pa talaga sila sa hayop. Umanda kayo kapag nakalabas ako dito. Iisa-isahin ko kayo! Hindi mapakali si Otep sa loob. Nagpaikot-ikot siya para makahanap ng pwedeng daanan pero bigo siya. Napakatibay. Hindi to kakayanin ng ganitong lakas ko. Kailangan ko pang maghintay ng tamang oras. Umupo na lang siya at sumandal sa rehas na bakal. Tumingin siya sa nagpapatay sinding ilaw. Muli na naman niyang naalala ang kapatid at lola sa probinsya. Hindi na niya napigilan pa ang pagbalong ng luha sa mga mata. Pagdating sa kanila, lumalambot ang puso niya at nagiging mababaw ang mga luha. Sorry la, binigo ko kayo. Hindi ko natupad ang pangako ko sa inyo na hindi susundan ang yapak ninyo.
Napilitan akong gawin yun dahil sa kinasusuungan kong sitwasyon. Sana mapatawad niyo ako. Nais mang itago ni Otep ang totoong pagkatao, pero may mga tao talaga na susubukin ang kanyang pasensya. Kung gusto ko pang makabalik sa inyo ng buhay, kailangan ko nang tanggapin ang kapalaran ko. Ang inchik na yun ang nagtulak sa akin para gawin to eh. Ang aandap-andap na ilaw ay tuluyan ng namatay. Binalot ang matinding dilim ang kinaroroonan ni Otep. Sa isipan ng binata, naghihintay na lang siya ng ilang sandali para muling lamunin ng karimlan ang kanyang buong pagkatao. Samantala, kahit pagod si Nald sa maghapong trabaho, hindi pa rin siya dalawin ng antok. Laman ng isipan niya si Otep ang kalagayan nito. Hindi niya maiwasan na mag-alala sa binata. Dapat ba akong matakot sa iyo? Baka nga totoong balita sa baryo na may laing aswang ang lola mo. Baka pati ikaw eh, aswang na din. Hindi na natiis na hindi bumangon ni Nal. Kahit kasi saan niya ipaling ang mukha, nakikita pa rin niya kahit saang sulok ang mukha ni Otep. Eh, mabait naman siya eh. Kaya bakit ako matatakot? Baka ang pagiging aswang pa nga niya makatulong sa amin para makataka sa lugar na ito eh. Tama, kailangan ko lang magtiwala sa kanya. Habang nagmumuni-muni, isang malakas na sigaw ang bumasag sa katahimikan ng gabing yon. Lahat ng mga kasamahan ay nagising sa paulit-ulit na sigaw na yon na tila kinakatay. Gaya ng inaasahan, may natagpuan na namang katawan ng bantay. Katulad ng dalawang nauna ang itsura ng katawan nito. Galit na humarap sa kanila si Mr. Cow. Hanggat hindi kayo aamin, walang rasyon na pagkain sa inyo. Bawal painga, lalo na sa gabi. Hindi nyo pwedeng gawin yan. Papatayin nyo ba talaga kami? Ha? Wala akong pakialam kahit mamatay kayo sa gutom. Ako marami kuha na mga papalit sa inyo. Ang sama mong paboy ka. Dayuan ka lang. Wala kang karapatang alipinin kami sa sarili namin lupa. Ha! Ang talim talaga ng dila mo, ha? Ibigay sa kanya mabigat na trabaho. Bantayan nyo na huwag siya titigil. Ay tubig, huwag bibigyan. Walang magawa kundi magpuyos na lang sa galit si Nald. Awang-awa naman sa kanya ang mga kasama. Halos man lupaypay na si Nald sa bigat ng trabaho niya. Napakainit din sa pwesto niya. Tuyong-tuyo na rin ang lalamunan dahil sa matinding uhaw. Walang emosyon naman na nakatingin lang sa kanya ang bantay. Kuya, pwede namang makahingi ng tubig. Sige na po, kahit isang baso lang. Nangihina na kasi ako sa matinding uhaw eh. Binulyawan lang siya ng bantay at sinabing bumalik na sa trabaho kung ayaw maparusahan. Walang nagawa si Nald kundi itiloy ang ginagawa. Hindi ko na yata kaya. Patawad, Nay. Tay, mga kapatid ko. Ang huling natatandaan ni Nald ay ang pagdidilim ng paningin bago bumagsak sa maruming sahig. Lumapit naman sa kanya ang bantay at tinawakan siya sa bandang leeg. Lumapit naman ang iba nitong kasamahan bago binuhat ang katawan ng binata palabas sa lugar na yon. Nagising si Nald sa mabahong amoy na paligid. Parang gustong bumaliktad ng kanyang sikmura. Nasaan ako? Anong lugar to? Kahit nangihina, pinilit niyang tumayo at naghanap ng makakapitan. Sinanay niya ang mga mata sa dilim. Meron namang maliit na siwang na nilulusutan ng liwanag mula sa buwan.
tambakan nata ito ng mga basura, kaya ang baho. Pasuray-suray niyang nilapitan ang siwang at sumilip doon. Wala siyang makita na kahit na ano, maliban sa maliwanag na buwan. Bilog pala ang buwan. Sabi nila kapag ganitong kabilugan eh, mas malakas ang mga aswang. Sana nga totoo na lang yung inaala ko kay Otip. Dahil sa panghihina, padaus-us siyang napaupo sa mamasamasang baldosa. Otip, nasaan ka na? Tulungan mo ako. Nandito ako. Samantala, nararamdaman naman ni Otip na nangangailangan ng tulong niya ang kaibigan. Hintay mo ko. Hahanapin kita. Lingid sa binata, patungo sa kinaroroonan niya ang bantay. Unti-unti na noon nagbago ang kanyang anyo. Hindi niya nagawang hubarin ang kasuotan. Napunit yun at nagkapira-piraso. Saktong nagpapalit siya ng anyo nang biglang lumitaw ang bantay. Nasaksayan nito ang pagkumpleto niya sa kanyang anyo bilang aswang. Kitang-kita sa mga mata nito ang takot na ultimo ang pagsigaw ay hindi na nagawa. Agad na sinira ni Otep ang rehas at nilundagan ang bantay. Walang awa niya itong pinugutan ng ulo at winakwak ang dibdib pababa sa tiyan. Hinalukay pa niya ang mga laman loob nito bago buong pagkatakam na sinubo yun. Pagputok ng liwanag, bangkay ng katawan agad ang bumungad sa kanilang lahat. Sino kang halimaw kang uubos sa mga bantay ko? Lahat nakatungo at walang gustong magsalita. Kitang-kita naman sa namumulang mukha ni Mr. Cow ang matinding galit. Wala talaga sasalita sa inyo? Ha! Sige! Galit niyo ko ha! Tinawag naman ni Mr. Cow ang kanang kamay nito at nag-usap na sila lang ang nakakaalam. Nakaramdam naman ang takot ang mga manggagawa. Pakiramdam nila, may masamang mangyayari sa kanila. Muli silang binalikan ni Mr. Cow. Malas ka nito negosyo eh. Kapag ako lugi, kayo sisihin ko. Kayo bayad malaki sakin. Pagbabanta pa nito bago tumalikod at pumasok sa pinaka-opisina nito. Pagkapasok, agad itong lumapit sa upuan nito at pabagsak na naupo. Ay, sino kaya gawa nun sa akin mga bantay? Simula lang dating dito huling dala ni kuya, tsaka ganun nangyari. Akin sigurado, isa sa kanila gawa nun. Tumaas baba ang dibdib ni Mr. Cow sa emosyon na nararamdaman. Kailangan akin kausap Kuya Dagol. Bakit kasi tagal siya punta dito? Puro na lang siya busy. Hindi talaga maasahan. Puro lang siya pera. Mabilis pa alas 4 pag pera na. Nang gabing yon, dumadaing na ang mga manggagawa dahil sa matinding pagod na nararanasan. May ilan na nahimatay na sa matinding pagod. Kahit kabataan pa halos ng iba sa kanila, marami pa rin ang hindi nakatagal sa klase ng trabaho nila sa pabrika. Kasalukuyan din kausap ni Mr. Cow si Kuya. Sinisermonan nito ng inchik kung anong klase mga tao ang dinala niya dito sa kanya. Puro mga bata, pabagal naman kikilos. Dala pa malas sa akin eh. Marami ako bantay, wala na. Hindi ko alam sino papatay sa kanila. Kahit ang lalaki ay nagulat ng ibalita yon ng inchik sa kanya. Hindi niya rin kasi kayang ipaliwanag kung anong klaseng hayop ang may gawa nun sa mga bantay. Ayoko na sa mga yan. Kuha ka ulit bago. Gusto ko yung menor de edad naman para lakas resistensya. Kaya laban ang puyat. Gusto mang tumutol ni Kuya, tumango na lang siya.
Gusto sana niyang sabihin na sasabit naman siya kung puro minor de edad ang kukunin niyang manggagawa sa pabrika nito. Hindi na siya nakahuma pa. Kita niya kasi sa mukha nito ang pagkadismaya sa kanya. Sumang-ayon na lang siya sa lahat ng sinasabi nito at plano sa mga manggagawa. Nang makalis si Kuya, pinulong ni Mr. Cow ang mga bantay niya. Inyo talas mga mata nyo, ha? Bantay kayo maigi. Sayang babayad ko sa inyo. May isang bantay na hindi nakatiis na magsalita. Sinabi nito ang hinala niya na baka aswang ang may gawa nun sa mga kasama. Maniwala kayo kwento na yan. Gawa-gawa kwento lang yan. Hindi yan totoo. Ang totoo, galit ko kapag hindi kayo sunod sa utos ko. Isa-isa pang tinitigan ni Mr. Cow ang mga tauhan. Takot na ba kayo? Laki katawan nyo? Takot kayo sa hindi naman totoo nila lang? May isang bantay pa na nagsabi naman na sa probinsya nila totoo ang aswang. Sige, ikaw dala isa. Pakita mo sa akin para ako maniwala. Takot mo pa mga kasama mo? Nais pa sana mga tuwira ng mga bantay pero binara na sila ng kanilang amo. Ayoko na marinig pa yan, ha? Bantay na kayo para hindi sayang bayad ko sa inyo. Nang makatalikod na ang kanilang amo, napapakamot na lang ang mga bantay sa kanilang ulo. Habang nagkakatinginan, bakas pa rin sa kanila ang matinding takot pero mas nangibabaw pa rin na sundin ang utos ng kanilang among inchik. Nang gabing yon, dalawang bantay pa muli ang namatay. Nilukuban na ng matinding takot ang mga bantay kaya ang iba sa kanila ay nag-alisan na. Sige, sige! Doble ko bayad sa inyo! Huwag lang kayo aalis! Panunuhol pa ni Mr. Cow sa mga natirang mga bantay. Sa huli, tinanggap nila ang mataas na bayad ng inchik, wag lang silang umalis. Hindi na rin naglalagi sa pabrika na yon si Mr. Cow. Nakabalik na rin sa trabaho si Otep at maging si Nald. Natagpuan ng bantay ang huli na malakas pa at kaya pang magtrabaho kaya ibinalik nito ang binata. Natutuwa ako't hindi ka sumuko. Salamat sa tulong mo, ha. Kung hindi dahil sa'yo, malamang doon ako namatay. Pre, magkaibigan na tayo kaya hindi kita pwedeng pabayaan. Nagpalinga-linga muna si Nald sa paligid. Nang makitang wala sa kanila ang paningin ng mga bantay, sa kanya kinausap si Otep. Balita ko, konti na lang ang natitirang bantay sa buong pabrika eh. Tingin ko, kaya na natin silang takasan. Hindi pa tayo maaaring umalis? Oh, bakit naman? Kailangan nating samantalay na konti na lang yung mga nagbabantay. Baka sa susunod na mga araw eh, dumami na yung mga yan. Kailangan ko munang pagbayarin si Mr. Cow sa mga kasamaan niya. Ha? Para ano pa? Hindi na natin may babalik yung mga nangyari. Ang kailangan natin, samantalahin ang pagkakataon. Hindi naman nakaimik si Otep. Nasa mukha niya ang pag-aalangan sa gustong mangyari ni Nald. Nang matagal na siyang hindi sumagot, muling nagsalita si Nald. Ayaw mo bang makasama na ang lola at kapatid mo? Siyempre gusto. Sabik na ako na mayakap sila at makasama. Eh yun pala eh. Huwag mo nang isipin na gumanti kay Mr. Cow. Ipaubaya mo na lang sa taas yung mga ginawa niya. Bumalik na sila sa ginagawa nila nang mapansin na sila ng mga bantay. Nang gabing yun, habang nagpapahinga sila, muling nag-usap ang dalawa sa planong pagtakas. Napansin ko, kapag araw ng Linggo, konti lang ang bantay. Ayon sa mga narinig ko eh, yung iba daw kasi nagde-day off ng araw na yun. Doon tayo tsumempo ng pagtakas. Okay, sige. Eh, paano yung mga kasama natin? Hindi ba natin sila isasama? Eh, kung marami kasi tayo, baka mabulilyaso yung plano natin. Balikan na lang natin sila. Napatitig na lang si Otep sa kaibigan. Batid niyang mabigat din ang loob nito na iwan ang mga kasamahan nila. Pero naisip din niyang tama din ito. Baka lalo silang hindi makatakas kung isasama pa ang mga kasama. Kinabukasan, araw yun ng Sabado. Kanina pa aligaga ang dalawa. Malikot ang mga mata nila sa paligid.
Alam mo bang dumating si Mr. Kao kanina? Ha? Talaga? Eh di ba kapag araw ng Sabado, hindi yung pumupunta dito? Nagkibit balikat muna si Nald bago sumagot sa kanya. Patuloy rin ito sa ginagawa para hindi sila mahalata ng mga bantay. Eh, yun din ang alam ko. Baka may importanteng gagawin dito sa pabrika. Napaisip naman si Otep bago nilingon ng mga bantay. Mamayang hating gabi na natin isasagawang pagtakas. Biglang napalingon sa kanya si Nald. Sandali rin itong inihinto ang ginagawa. Oh, bakit nagbago isip mo? Dahil kay Mr. Gao. Ay nako, kung ano man yung pinaplano mo, huwag mo nang ituloy. Hayaan mo na lang siya. Tumigil sila sa pag-uusap ng sumigaw ang bantay. Lumapit din ito sa kanila at pinaghiwalay sila. Nagbanta din ito na may masamang mangyayari sa kanila oras na mahuli ulit silang nagkukwentuhan. Sumapit ang gabi. Nakita pa ni Nald ang pag-alis ni Otep. Natsak niyang pupuntahan ito ang kanilang among inchik. Ay nako, tigas talaga ng ulo nito. Sinabi lang hayaan na lang eh. Wala siyang nagawa kundi magpatay mali siya na lang at ituloy ang ginagawa. Pasado alas 10 na nang patigilin sila sa kanilang trabaho. Samantala, sa madilim na bahagi, naghihintay lang ng tamang oras si Otep. Ilang sandali pa, lumabas siya sa bahaging yon na hindi pa nakukumpleto ang pagpapalit ng anyo. Pumasok siya sa opisina ni Mr. Cao. Naabutan niya itong nakayuko at abala sa kung anong ginagawa sa papeles. Narinig nito ang pagbukas nito sa pinto ng opisina. Di ba sabi ko sa iyo, Reynante, huwag mo ko abalahin? Hindi ka ba intindi? Anito, nang hindi nag-aangat ng ulo. Sa pag-akalang angka ng kamay ang pumasok. Lingid dito, wala nang buhay ang lalaki na nasa labas. Ba't ang baho? Parang, ha? Sino ka? Ano ka? Teka, ikaw kilala ba kita? Oo, ako nga. Sadya ko talagang ipakita sa iyo ang anyo ko. Masdan mong maigi ang naman ako sa aming pamilya. Dahil sa iyo, kailangan kong yakapin ang madilim na bahagi ng pagkatao ko. Ikaw awasakin! Huwag mo kapatay! Ano iyo gusto? Pera? Ako bigay pera! Sa iyo na lahat! Basta huwag mo kapatay! Akin na alam na! Iyo gusto laya! Sige, kayo alis na! Asama mo, kasama mo! Isama mo sila lahat! Ikaw awasakin! Hindi ka nga naawa sa amin eh. Bakit ako maaawa sa'yo? Ako lahat gawa. Huwag mo lang ako paktay. Ikaw awasakin. Ako meron asawa. Ako meron anak. Ako meron apo. Anito sa pinaghalong luha at sipon habang nagmamakaawa sa kanya. Gumisi lang si Otep at humakbang palapit dito. Binalaan na kita, di ba? Hindi ka nakinig. Bahagya nang dumilat ang singkit ng mga mata ni Mr. Cao habang nakatingin sa kanya. Nangatal din ang labi nito sa matinding pagkasindak. Nang umangil si Otep, napatalon pa ito sa kinauupuan ang nagtago sa ilalim ng mesa nito. Hinila naman ni Otep ang nakalabas nitong paa at saka walang awang dinukot ang puso nito at isinubo. Dinig naman sa buong pabrika ang huling sigaw ng abusadong inchik. Pagdating ng mga bantay, bumungad naman sa kanila ang wala ng buhay na si Mr. Cao. Katulad ng mga nauna ang itsura ng bangkay nito. Lahat sila nilukuban ng matinding takot. Hindi nila malaman kung ano ang gagawin ngayong patay na ang kanilang amo. Nang mga oras na yon, kasalukuyan ang nasa labas na ng pabrika si na Otep at Nald. Ano, hindi ba tayo aalis? Baka may makakita pa sa atin dito. Madamay pa tayo. Uy, teka lang. Gusto ko lang makasiguro na mauhuli lahat ng mga bantay at makakalaya na yung mga kasama natin. Akala ko ba wala kang pakialam sa mga kasama natin? Eh, alam ko naman na naging makasarili ako.
Gustong-gusto ko na kasing makaalis nun eh. Kaya sinabi ko yun. Eh at least ngayon, tsak na tayo mapapasara na yung pabrika na yan. Sabay pa nilang pinanood ang pagparuot parito ng mga pulis. Nakita din nila mula sa pinagtataguan na pinasakay ang mga kasamahan nila sa isang sasakyan. Nakaposas na din ang mga natirang mga tauhan ng abusado nilang among Inchik. Napilitan ng tumawag ng pulis sa mga bantay nang makitang patay ang kanilang among Inchik. Nabunyag tuloy ang pang-aabuso sa mga manggagawa sa pabrika na yon. O tara na, bago pa nila tayo makita dito, lalo tayo hindi makakauwi sa atin. Tumangulang sinald at sinulyapan pa nila pareho ang nangyayari sa pabrika na ilang buwan ding naging impyerno sa kanila. Pagdating sa baryo nila, nagkanya-kanya na sila nang uwi sa kani-kanilang pamilya. Nagulat pa si Lola Isay nang makita ang apo sa di kalayuan. Ilang beses pa nitong kinurap-kurap ang mga mata. Pero si Otep nga ang naglalakad palapit sa kanya. Lola, nandito na po ako. Bumalik na po ako. Apo, ikaw ka ba yan? Ikaw nga, apo ka. Hindi na napigilan ni Otep na suguri ng yakap ang kanyang lola. Umiyak din ang umiyak ang binata. Patawarin mo ako, lola, kung ngayon lang ako. Ang dami po kasing nangyari. Nang isang buwan nang hindi ka man lang sumulat gaya ng pangako mo, alam kong may masamang nangyari sa iyo. Pero umasa pa rin ako na babalik ka sa amin. Hindi ako nawala ng pag-asa na makakasama ka pa rin namin. Pinahid ni Lola Isay ang mga luhang naglanda sa kanyang mga pisngi. Ilang sandali pa ay inaya na siya ng matandang babae na pumasok na sila sa loob ng kanilang bahay. Naging madamdamin din ang muling pag-aharap ng magkapatid. Walang patid ang kanilang iyakan. Ramdam nila pareho ang pangungulila nila sa isa't isa. Nang humupa ang emosyon, kinuwento ni Otep ang nangyari sa kanila. Maliban sa pagiging aswang niya, wala kasing alam ang kanyang kapatid sa lihim ng kanilang pamilya. Galit na galit ang kanyang Lola Isay at kapatid sa sinapit niya. Eh mabuti na lang po, nakatakas kami. Salamat at hindi kayo nawala ng pag-asa na makaalis din kayo sa lugar na yon. Kinagabihan, hindi agad nakatulog si Otep, kaya naisip niyang magpahangin muna sa labas. Iniisip mo ba ang nangyari sa'yo? Ay, kayo po pala lola, bakit hindi pa po kayo natutulog? May gusto pa kasi akong malaman. Alam ko na hindi buo ang kwento mo kanina. Meron ka pang hindi sinasabi sa akin. Tuluyan nang hinarap ni Otep ang kanyang Lola Isay. Tinitigan ito sa mga mata. Batid niya na may alam na ang matandang babae sa kanya. Patawad, Lola. Hindi ko na po napigilan eh. Sa sobrang hirap na dinanas ko at na mga kasama namin, tinanggap ko na lang ang kapalaran ko. Sabi ko na nga ba, nang dumating kang iba na ang amoy mo, iba na ang naaamoy ko sa iyo. Hindi ako nagalit para sisihin ka pa. Nauunawaan kita, apo. Salamat po, Lola. Sana hindi na sumunod sa yapak natin si Ding. Mas gusto ko pong maging normal ang buhay niya. Sana nga lang, apo. Hanggat maaari eh, ayokong maranasan niyo ang hirap na pinagdaanan ko noon. Kung paano pandirihan ng mga tao at husgahan. Salot ang tingin nila sa mga katulad natin. Napayuko na lang si Otep. Batid niya sa pagtanggap niya sa kanyang kapalaran, hindi malayo na maranasan din niya ang naranasan ng kanyang Lola Isay. Pero inihanda na niya ang kanyang sarili sa bagay na yon. Dalawang linggo na siyang nakakauwi nang dalawin siya ni Nald. Re, pasensya ka na kung ngayon lang kita nadalaw ha. Para pa kasi akong binabagungot eh. Tsaka dami kasing tanong ng mga pamilya ko sa nangyari sa atin. Oh, naiintindihan naman kita pre. Tsaka
Di naman ako umasa na dadalawin mo pa ako eh, pagbalik natin dito. Uy, ano ka ba? Makaibigan na tayo, di ba? Natural na pupuntahan kita dito sa inyo. Talaga palang tinutuo mo yung sinabi mo na maging magkaibigan tayo. Oo naman, no? siya nga pala. May gusto sana akong sabihin sa'yo. Dapat nung nasa pabrika pa tayo, kaya lang natatakot ako noon eh. Eh, tungkol ba saan yan? Alam ko kasi yung lihim mo eh. Napadda naman si Ote pero hindi nagsalita. Noon pa may hinala na siya na may alam na si Nald sa kanyang sikreto. Pero, pre, huwag ka mag-alala. Ligtas ang sikreto mo sa akin. Sa laki ng utang na loob ko sa iyo. Kahit sa ganong paraan man lang eh, makabayad ako sa iyo. Salamat ha. Tsaka, hindi naman ako naniningil sa mga nagawa ko sa iyo eh. Eh ako nga dapat ang magpasalamat sa iyo, pre. Kung hindi dahil sa iyo, malamang bumigay na ako nun eh. Parehas lang tayo nun. Humugot ng lakas ng loob sa isa't isa. Sabay na silang napangiti na dalawa. Naging malalim pa ang kanilang pagkakaibigan sa paglipas ng panahon. Nabalitaan din ni Otep ang pagbabalik sa kanilang baryo ni Kuya Dagul. Nang gabing yon, namamahinga na ito sa kanilang bahay, inatake ito ni Otep para wala na muling mabiktima. Kahit batid ni Nal kung sino ang may gawa sa nangyari sa lalaki, mas pinili pa rin niyang itikom ang bibig. Sa likod ng isipan niya, alam niya na tama lang yon sa lalaki. Sa ginawa nito sa kanila at sa iba pa nitong mga biktima. Sa mga sumunod na taon, kinailangan ng umalis sa baryo na yon ang pamilya ni Otep. Habang tumatagal kasi, hindi na niya makontrol ang pagkahayok niya sa laman. Natatakot siya na mabunyag sa taong baryo ang tunay na pagkatao niya bilang aswang. Mula noon, hindi na sila nakita pa sa baryong yon. Wala rin nakakaalam kung saan sila naroroon. Maliban kay Nald, na hanggang sa hukay, dinala niya ang lihim ng kaibigan. Wakas!